Suggest itigil ni muna yung tranquilizers ni Janet. Masala yata ang gumagrabe yung depression niya eh. Doktora, masyado pa siyang unstable para itigil ang mga tranquilizer. Only child, both parents were murdered. 2 years na pala siya dito eh, pero bakit walang improvement? Yan nga ang problema niya, doktora. Nagiging violent siya kapag may ibang tao. Anak ito ng ibang pasyente. Mukha akong mabait, pero mabangis. Episode na mag-asawang multo? Naku, totoo nga bang may nagmumulto? Nasabi ng mga kapitbahay, meron daw silang narinig ng mga sumisigaw, tumitili, o tapos minsan may sumisilip sa bintana. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin solve ang murder ng mag-asawa nakatira dyan eh. Sino na may-ari ng bahay ngayon? Yung anak nila, si Janet. Swerte naman niya. Laki ng bahay ng binana niya. Swerte ba yun? Eh, namatay na nga, nabaliw pa. Carmela, ano ba talagang kailangan mo dito? Eh, kasi sa ospital, lahat sila gumigive up na kay Janet. Eh, pakiramdam ko, yung pag-asa ni Janet nandyan sa bahay eh. Anong ibig mo sabihin? Kailangan niyang harapin kung ano talaga yung dahilan kung bakit namatay yung mga magulang niya. Kung alam mo, kahit NPI, hindi pa solve yan. Nasa loob ng bahay. Marco, nating gawin. Ha? Tira! Jack, hindi ba tayo mahuhuli ng pulis nito? Ako, pulis ako, no? Eh, Jack, baka naman nabibigla lang tayo. Pumalik na lang tayo bukas sa umaga. Masanay ka na sa amin, Carmela. Ganito talaga kami, sugod na sugod. Mas maganda nga pag gabi. Kasi pag umaga, mas marami makakita sa atin. Malay niyo din, may tao din sa loob. Paano naman magkakatao sa loob? Eh, para malaman natin. Tumawag tayo. Tao po! Uy! Oh. Huwag nga masyado maingay. Baka akalain na magnanakaw tayo. Magnanakaw to. Nagtatao po. Sige na, tuloy mo na!
Opo! Tuloy kayo. Pulis din ako eh. Ito. Teka, sandali. Patay. Nawawala yung badge ko. Ha? Ha? Oo. Ano? Sabi ko na kay Doktora eh, ito lang ang kailangan niya. Daig pa niya ng adik sa dami ng turok. Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Magiging isa ka na sa amin. Lahat ng baliw dito, nagiging kampo namin. Kaya bawal gumaling dito. Inip na ako sa paghihiwalay ng taon. 2,000 taong naghintay ang kadiliman. Ano ba naman yun? Ilang ba na lang? Walang kamalay-malay si Doktor. Patuloy tayo. Yun ang gagawin natin. Uncle Jack, dapat kasi dinala mo na yung badge mo kagabi para tapos na tayo dito. Kamuntik patuloy tayong makulong. Makulong? Kasama niyo ako? Makukulong? Si Carmela, di ba dapat kasama natin yun? Saka ano ba talaga hinahanap natin dito? Kahit na anong clue kung sino pumatay dun sa mag-asawa at kung bakit nabaliw yung anak nila. Natagpuan yung mag-asawa, naigutay na ang katawan. Pangkay nila. Tingnan nitong file photo na nakuha ko. Tsaka ito, sinaksak? Hindi lang patalim ang gumawa nito. Eh, bakit hindi nadami si Janet? Nakataka siya. Yung natagpuan siya, pag-alagala, nagwawala. Okay, Jack. Kung nagawa na ng pulis lahat ng magagawa nila, nagpatayo nandito. Paano na yung pasyente ni Carmela? Tsaka Jack, di ba, iba naman ang mga pulis. Meron tayong mga nakikita na hindi nila nakikita. Ba't ako sasabihin mo eh? Ikaw ang expert dyan. Basta, huwag na lang tayo papagabi dito kasi garden pa lang nito, kinikilabutan na ako. Janet, ano ba nangyayari sa'yo? Alam ko, kukunin niya ako. Pupunta sa dito, kukunin niya ako. Nakaukit yun sa bato eh. Nakaukit na rin yun sa isipan ko. Mga impakto. Mga demonyo. Thank you.
lumakas ako sa impyerno. Yun pala, sa impyerno din ako babagsak. Ano ibig mo sabihin? May mga demonyo din dito. Nasaan? Ituro mo sa akin. Kulay dugo kanina yan, nasa kamay mo. Di ba gusto mo kami tulungan? Tulungan mo muna ang sarili mo. Doktora, sinaktan mo ba kayo? Kami nung bahala dito, Doktora. Sige, yun. Mukhang gumagaling na ang isang ito. Iligpit mo na. Ako bahala. Doktora! Tumakas ka na sa lugar na ito! Doktora! 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 Pero bakit dito ang lamig? Oh, sige, sige. Papatay ko yung aircon.
Jack, ha? Ikaw puro kabiro. Alam ko, ganyan ka pag natatakot. Natatakot ka. Ako matatakot? Ano naman magagawa ng mga multo dito sa bahay na to? Nangyari doon sa mag-asawa. Ano yun? Ay! Yoyong! Ano ka ba? Si Yoyong, oh. Nakaharap kasi ito eh. Tumayo ka nga dyan. Kasi yung nangyari sa'yo. Ricky, ano ka ba naman? Tingnan mo ito, nakabasag pa, oh. Sorry. Sorry talaga. Yoyong, sa palagay mo, ano nakapatay dun sa mag-asawa? Iwan ko. Pero sabi naman ni Jack, nakaaway yung mag-asawa ngayon. Marami pa nga daw kaibigan, eh. Yung mga activities nila sa neighborhood, laging nandun. Tapos umaattend pa ng mga parties. Pero hindi daw umaattend ng simbahan yun. Tingnan nyo! Sa galing yan! Sa loob! Lalang naman yung mga yan, eh.
Halika na! Halika na! Halika! Balik tayo ngayon eh. Naku, wag! Wag! Gusto mo pa mangyari sa iyo yung nangyari kay Jack? Tignan mo nga. Hey, naku, dami-daming maligno doon sa bahay niyo. Kaya huwag na lang. Alam mo, pakiramdam ko rin yon. Kahit nasa ospital eh, parang may mga maligno doon. Nahahawa na nga yata ako sa inyo eh. Tingnan mo nga itong nakuha namin. Yoyong. Baka kasi kinuha yan eh. Baka sundan pa tayo ng maligno. Kailangan nating ibalik yan dun sa bahay. Gusto na, ano ba tingin mo dyan? Pampigan dahil. Anito, sinasamba ng mga sinaunang tao. Ngayong gabi namin, sa'yo iaalay. Na ang aming binuo ay iyong binuhay. Upang maging kabiyak ng Panginoong nagahari sa kadiliman. Mula sa katawang aming lupa. Itinakda mo para maging dakila. Ang aming anak na si Janet ay aming pinagkakaloob na. Kaya't wala nang silbi ang aming mga laman. Inaalay rin namin sa iyo ang aming mga katawan. May nabanggit nga si Janet tukol sa isang nakaukit sa bato. Yan ang image na magiging asawa ni Janet. Ang ibig mong sabihin eh, pinagkasundo na siya ng mga magulang niya sa halimaw na sinasamba nila. Sila ang pinili ng halimaw para mag-conceive na magiging asawa niya. Eh kung ganun, masafe pala si Janet sa mental hospital. Ipapakita ko lang to sa kanya. Carmela, kung dadalhin mo pa yan doon, baka masundan siya. Nasundan na siya, Rona. Matagal na. Nasa isip lang niya. Ayaw matanggal. Kaya kailangan harapin niya yung takot niya. Muntik mo ba kami kaninang ibisto kay Doktora, ha? Pero hindi mo na kailangang maghintay pa ng matagal para maging isa sa amin. May aangkin sa yung ina, pero kakampi rin namin. Parating na siya. At si Doktora pa ang magdadala. Kailangang maging maganda ka para sa magiging asawa. Bakit? Malalaman mo na lang mamaya. Thank you.
Janet ho. Nakatakas ho. Ha? Paano nangyari yun? Madalan ko sana ng pagkain eh. Kaso bigla ko hinampas ng tray. Hindi pa nakakalayo yun. Hanapin nyo. Bilisan nyo. Aha, aha. Sige, doktora. Report ko na pagkawala niya. So, kaya hinahanap na namin siya sa buong paligid ng ospital, pero hindi namin talaga siya makita eh. Saan kaya siya nagpunta? Sa bahay niya. Akala ko ba may trauma yung si Janet sa bahay na yun?
Alalahanin mo, hindi pa natutuloy ang gusto ng demonyo. Kasal. Anong kasal? Kailangan natin ng pare. Pare? Para sa kasal? Ano yan, Jack? Pinsan niyo po. Huwag kayong mag-alala. Sana inako sa mga ganito. Padre, iba nga ho kasi ito eh. Iba ba talaga? Ang masamang espiritu ay masamang espiritu. Sa wala na silang pinagkaiba sa akin. Kayang-kaya natin niya. Nasa mental hospital pa rin siya hanggang ngayon, di ba? Teka, alam nyo ba, binenta na yung Janet tong bahay na to. Hmm? Hindi nga. Hindi milyonaryo na pala si Janet. Okay. Nasaan na siya ngayon, Carmela? Ay nako, magugulat kayo. Nasa kumbento na siya. Ha? Sayang naman. Tingnan mo to. Pati si Janet pagtitripan. Bakit? Wala naman masama doon ah. Maganda siya. Mm. Ngayon, mayaman pa. Oh, no. Diba? Hindi, dinunitin na sa kumbento yung pinagbilan ng bahay na yan.
Talaga? Oh, dinonate niya. Huh? Wow. Alam niyo, tama yung ginawa ni Janet ngayon. Yung dinonate niya sa simbahan. Teka, speaking of simbahan, dapat siguro nagsisimba tayo ngayon. Teka, matanong ko nga. Kailan kayo huli nagsimba? Jack. Kita nyo na. Eh, mas mabuti pa ngayon, magsimba tayo. Total Wednesday, punta tayong Baklaran. No, tara. Oh, yes, father. Yes, father. Sige, Yong. Sumurin lang naman maging santo eh. Magpinitensya ka ngayon. Ha? Ikaw magmaneho. Ano? Sakit ang tuhod ko. Let's go, father. Let's go, father. Gusto ko tumakbo palayo. Hoy, meron akong nakita isang babae na nagpapakita sa kusina tuwing gabi. Yeah, white lady ang dating. O kantokan, kakapranik. Aking inabangan, dahan-dahan nilapitan. Mula sa likod, bigla ko siya sinutupan. Ako'y napahiyan, at nakilala ko kung sino. Sinanay lang naman pala, akala ko ito. Sa panaginip, yung kanin mainit, yung shot akong magimik. Puno-puno ng sabit, Thank you.